Alahan ko guys na gusto kong i-share sa inyo is yung kumbaga yung ginagawa ko sa bakanteng lote na meron kami. So ginagawa ko tong palayan, at least nakapag-generate din kami kahit paano ng income dito. So sa end part ng video natin, papakita natin kung paano nga ba talaga tayo kumikita sa pagtatanim ng palay. May kita nga ba? So malalaman natin yan, yung mga sistema kung paano tayo kumikita sa pagpapalayan. So for now, mag-ready muna tayo sa gear natin. So kailangan natin naka-long sleeves tayo kasi masyadong mainit. Talagang ang mga farmers napakatsaga talaga. And of course, dadala rin ako nito ng salamin kasi nga napakainit. So lakad muna tayo. Okay guys, so andito na tayo sa bukid. Maglalakad pa tayo ng mga ilang pilapil. Aside sa hollow blocks making, ito, pagbubukid din yung ginagawa ko. Pinapamahalaan ko yung bukid ng kapatid ko. So, ayan. Yan gagawin natin. So, tara na. So, ito guys, ang buhay ng mga magsasaka, tumatawid sa mga pilapil. Ito, ito mga nadadaan natin, mga bukid yan na nagsabog na sila ng mga pananim nila. So, ayan, sabog tanim yan. Pero yung ginawa kasi namin dun sa palayan namin is that pinatanim namin. Sabi nila kasi mas malaking yield. So yun ang papasyalan natin ngayon dahil patanim natin ngayon. So actually guys, kung may mga vacant lot kayo, one of the best thing to do is kung hindi nyo to ibebenta or papatayo ng bahay para magpatayo ng parentahan, gawin nyo tong kumbaga farm, gawin nyo tong palayan or mga kumbaga taniman ng gulay para at least makapag-generate ng income. So ayan, katulad ko, ang tendency sa amin since hindi naman kami ganun kagaling sa farming is kumbaga namumuhunan kami, kumuha kami ng mga tao and then hati na lang sa kita afterwards. So ayun, so ang tanong nga ba eh, kumikita nga ba tayo pag nagpa-farming tayo? Sasagutin natin yung mga yan later on. Okay, so maglakad muna tayo. Ang challenge lang guys, pag dumadaan ka sa bukid, hindi mo alam yung mga putik na area. Kanina nagkalubak-lubak ako. Ayun na yung area na pupuntahan ko. Yung may manggaan doon. Ayan. Medyo malambot na yung lupa. Maputik, kaya mahirap maging magbubukid talaga. Tsagaan lang, pero may mga magbubukid na magagaling na kumikita talaga sila. Mga punto. Ito, itong dalawang kahon. Maganda nga yung... Ako nagkulik-kulik ko yan. Kalahating araw. Pag 45 kilos isang kapal, may isa, may lagpas 1,000. Alam mo naman tayo mang dig eh, katiwala lang eh. Ini siwa ng panay tanim eh. Bakit alusot ka katantaon wing eh? Nabingaran kong tampa. Kamadyo pugil. Minsan talagang yung pagtatanim din po parang kumbaga ano talaga din eh. Inaaral mo rin. Sugal din talaga eh. Oo. Pero, pag sinamampalad ka talaga ngayon. Pero mas maganda yung tanim. Tingnan mo si Dung mo. Kumbaga po sa pakiramdam po ninyo, mas maganda po yung itatanim kaysa isasabog. Mas maganda yung tanim na. Isang ginagawa nila, binabahaan nila itong bukid para lumambot, para mapagtanaman nila. Ayan. Tapos inaayos nila yung mga pilapil. Ayan, so pupunta tayo kay Jing ngayon, nagpipilapil siya doon. Tignan natin yung kanilang ginagawa. Talagang kumbaga sipag at syaga lang itong pagtatanim na to. Ay, napakahirap maging magsasaka. Dito lang naman sa atin sa Pilipinas, sa abroad mayaman ang magsasaka. Talagang pinipilapil mo na, Jing, ha? Pinipilapil mo na talaga. Oo. Kasi hindi ka daw kikita pag walang pilapil eh. Para maistaw yung tubig. Ah, sabagay. Kaya dinamihan ko ng pilapil. Ito, pinilapin ko po tayo yung tubig.
Okay guys, nakausap na natin yung tauhan natin sa bukid. So pupunta na lang siya sa akin mamaya para kunin yung iba pang budget pambayad dun sa mga nagtatanim kanina. So pabalik na ulit tayo. Binabagtas ulit natin yung mahabang pilapil nandun sa kalsada yung ating motor. Ayun, sa bandaron. Yan, nilalakad pa natin. Yan. Medyo tsagaan lang talaga ang pagbubukid. Okay guys, nakarating na ulit tayo dito sa may kalsada. Ayun na yung sasakyan natin. Uwi na muna tayo sa bahay. Napakainit. Okay guys, so kababalik lang natin. So ngayon guys, ilalagay na lang natin sa part 2 yung explanation kung paano natin napapalabas yung kita sa pagtatanim natin sa palay sa bukid. So yun, explain ko siya ngayon sa part 2 ng video na to kasi medyo mahaba na. Ayokong medyo ma-bore kayo sa haba ng video natin. So ilagay na lang natin siya sa part 2. So with that said guys, abangan nyo yung part 2 ng video na to kung saan ipapakita ko kung paano ako kumikita sa pagbubukid.